Ang martial arts ay isang sistematikong tradisyon ng makasanayan sa sarili na ginagamit sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagtatanggol sa sarili, disiplina sa sarili at ginagamit ng pulis at militar sa pagpapatupad ng batas, pagpapalawak at pagpapalakas sa kaisipan at espiritual, aliwan, palakasan at pagpapanatili ng pamana ng kultura. Nagiging maliwanag kung gaano ka-epektibo at napaka-importante ang martial arts, lalo na kung isinalang-alang na binuo ang martial arts na ito para magamit sa labanan o magamit sa kagipitan at pagtatanggol sa sarili. Pero bago natin ituloy ang ating talakayan at kung bago ka pa lang din sa ating YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Narito ang 10 pinakamatitinding martial arts sa buong mundo. Number 1, Kung Fu. Ang Kung Fu ay sinagawa ng daang siglo nang nakalipas sa China, ang bansang pinagmulan nito at madalas na tinutukoy bilang the grandfather of hand-to-hand fighting. Orihinal na ginamit ng mamantirikmang Chinese para sa parehong pag-atake at pagtatanggol sa sarili. Ang mga nagsasanay ay hinuhubog ang kanilang mga katawan at isipan upang maging pinaka-epektibo na kasangkapan sa panahon ng giyera na hanggang sa ngayon ay isa sa mga ginagamit pa rin ng mga martial artists. Sa katunayan, marami sa mga martial artists sa mundo ang kilala naging tanyag dahil sa Kung Fu. Number 2, Muay Thai. Kilala sa epektibo at brutal nitong paggamit ng mga suntok, siko at tuhod sa kalaban. Ang Muay Thai ay ang bantog na art of eight limbs ng Thailand. Ang brutal na paraan na ito ng full contact self-defense ay binuo sa panahon ng malabanan sa pagitan ng Burmese ng Kunbaong Dynasty at Siam noong kalagitnaan ng 18th siglo. Ito ay napaka-epektibo sa labanan at ito din ay kilala sa buong mundo lalo na sa palakasan at sa pagtatanggol sa sarili o tinatawag na self-defense sa oras ng kagipitan, at ito ay epektibo at pwede mo magamit kahit anong oras. Number 3, Brazilian Jiu Jitsu. Pinasikat at pinakilala sa buong mundo ng unang nagwagi ng Ultimate Fighting Championship o UFC na si Royce Gracie, binigyang diin ng Brazilian Jiu Jitsu na ground fighting, at ang mga mas maliliit na mandirigma ay may kakayahang mandaig ang mas malalaking kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Ito ay nakilala mula noon at napatunayang epektibo ito sa kahit anong labanan at palakasan. Marami na tayo napapanood na sikat na martial artist na gumagamit sa teknik na ito, at ito ay magagamit sa oras ng kagipitan at sa pagdedepensa sa sarili. Number 4, Eskrima. Ang eskrima na kilala bilang arnis o kali ay pambansang sport ng Pilipinas. Ginagamitan ito sa pamamagitan ng mano-mano o hand-to-hand combat, pati na rin ang paggamit ng masandata na weapon-based fighting. Gumagamit sila ng mga stick, putsilyo at talim. Ang eskrima o kali ay kilalang pinagbabawal noong panahon ng pagsalakay at pananakop ng mga Espanyol. Ngunit ang kasanayan na ito sa huli ay matagumpay, habang ang mga nagsasanay sa eskrima o kali ay nagawang magbalat kayo sa napakadelikadong estilo ng labanan bilang sayaw at ito'y epektibo. Ang eskrima ay ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo at itinuturo sa eskwelahan dito sa Pilipinas bilang sports o palakasan. Number 5, Bakum. Pinakamahusay na inilarawan bilang isang pagsasanib o pinaghalo ang mga maraming martial arts style o mixed martial arts. Ang Bakum ay nagmula sa mga lansan ng Lima at katutubo sa Peru. Katulad ng pagpusta sa premiership ng AFL na pinakapopular sa Australia, hindi gaanong kilala bilang Bakum. Ngunit hindi gaanong mabisa at epektibo at nakamamatay. Ang Bakum fights ay madalas na nagresulta sa pagkamatay ng kalaban dahil sa paggamit nito ng mga nakatagong sandata at taktika ng panlilinlang para manalo sa laban. Number 6, Vale Tudo. Ito ay hindi gaanong kilala katulad ng Capoeira at Brazilian Jiu Jitsu. Ang Vale Tudo
ay isang lethal full contact martial arts na may pangalan na nangangahulugang anything goes. Sa kaunting mga panuntunan na pinagsasama ang mga diskarte o technique mula sa iba't ibang hanay ng iba pang klase ng martial arts. Ang mga paligsahan o labanan ng Valley Tudo ay karaniwang ginagawa ng palihim dahil sa kanilang brutal na technique at kalupitan sa labanan. Number 7, Ninjitsu. Napapakinggan na lamang ng lahat ang salitang ninja na ginagawang isa sa mga pinakatanyag na martial arts sa buong mundo, ang ninjutsu. Sa pamamagitan ng pagpuon o pag-focus sa hindi kinaugalian o nakasanayan na pakikipagdigma o unconventional warfare, paniniktik at pagpatay sa tao, ang ninjutsu ay binuo sa feudal na Japan at ang mga nagsasanay nito ay tinutukoy nila bilang hinin o non-human dahil sa hindi pangkaraniwan nilang mga estilo o teknik. Number 8, Rough and Tumble. Sa unang pagkakakilala nito noong American Revolution, noong ika-17 siglo, ang Rough and Tumble ay sinasabing isa sa ilang mga estilo ng mga pakikipaglaban ng mga katutubo sa Estados Unidos at nakatuon sa pinakamapaminsala o maximum damage sa lahat mula sa pagsukat ng mata hanggang sa kagat ng labi sa kanilang mga kalaban. Number 9, Line. Ang line ay kumakatawan sa linear in fighting, neural, override engagement o close quarter combat system. Ito ay panggulat o biglang atake na hindi namamalayan ng kalaban. Ito ay isang napaka-brutal na pamamaraan ng pakikipaglaban na pinagsasama ang iba't ibang diskarte, estilo, disiplina mula sa iba't ibang klase ng martial arts, kabilang ang hip toss ng judo. Binuo ang estilo at teknik na ito ng US Marine Corps noong sa pagitan ng 1989 at 1998 at pagkatapos ay mula 1998 hanggang 2007 para sa US Special Forces. Ito ay binuo ng retiradong battle arm na si Marine Hondon Vito. Ang line ay ginagamit ng iba't ibang mga Special Forces unit sa Amerika at sa ibang panig ng mundo. Number 10, Krav Maga. Unang binuo ang Krav Maga para sa Israeli Defense Force. Ang Krav Maga ang pinakamabisa at mapanganib na klase ng labanan sa buong mundo at kilala bilang isang hindi sports na klase ng martial arts. Dahil ito ay isang hindi pang sports na klase ng martial arts, ang Krav Maga ay walang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanyang kalaban at nilikha itong teknik na ito upang saktan at ipatikim ang posibleng pinakamalupit na epekto ng sakit sa mabilis at mahusay at epektibong teknik. Ikaw, ano ang pinakagusto mo ng martial arts discipline o ibang klase ng martial arts? Kaya mo ba ang training nila? Magagamit mo ba ito sa tamang oras at panahon bilang pangdepensa mo sa sarili mo? Sino ang mga pinakasikat na martial artist sa buong mundo? Pakicomment mo na lang sa baba at ating babasahin. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. At muli, hanggang sa susunod nating video.